Magandang araw, ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero. At ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng chroma key or ng green screen sa OBS Studio. Ang video na to ay dahil na rin sa mga nagtatanong kung paano raw gumawa ng green screen gamit yung OBS Studio. At isa-isahin natin yung proseso mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa at kung ano yung mga kailangan mo na setup para mas gumanda yung green screen na gagawin mo. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel na to, ay huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, syempre may notification bell dyan, hit mo na lang para lagi kang updated kung may mga bago akong videos na ilalabas. So bakit nga ba kailangan natin gumamit ng green screen? Maraming bagay. Unang-una, kung nag-asawa ka sa lugar mo, sa itsura ng background na ginagamit mo araw-araw sa iyong mga video or content, pwede kang gumamit ng green screen kasi pwede kang magpalit-palit ng mga background. Unlimited yan. Kung ano yung maisipan mong ilagay sa background mo, walang problema dahil doon sa green screen natin. At ganoon din naman sa live streaming. May mga gumagamit din ng green screen, so mapapansin nyo mas maganda yung kanilang background at mas disente na para kang nasa isang studio, di ba? O yun namang napapanood natin ng mga gaming na live stream. Ganoon din ang ginagawa nila. Naka-chroma yung buong katawan nila at nandun sila sa loob ng games kung nakikita natin. At syempre nakakatawa at napakagandang tingnan, di ba? Pero una sa lahat, pag-usapan muna natin yung setup muna ng pag-green screen. Syempre, hindi ka naman basta maglalagay lang ng green na background or green na tela sa likod mo. Then, may tututok muna yung camera sa'yo. Yun na yun. Unang-una sa pag-green screen, ang pinaka-importante is yung maayos na ilaw at yung maayos na placement ng ilaw. Dalawang klaseng ilaw ang ginagamit natin. Unang-una, syempre, yung ating subject, yung ating key light na tinatawag, yung kailangan maganda yung ilaw ng subject mo. Then, pangalawa is yung ilaw naman ng green screen. Importante na pantay yung ilaw kasi nung green screen natin o nung tela na kung ano mo yung ginagamit natin para hindi siya magkaroon ng shadow at balanse yung maging itsura niya kapag nag-chroma ka na sa kanya. Para hindi rin maging weirdo yung itsura nung background mo kasi hindi siya pantay kung halimbawa sa kabilang side medyo maliwanag, sa kabilang side medyo madilim. So hindi yan magiging pantay kapag nag-chroma key ka na sa kanya. Pangalawa naman natin yung distansya syempre nung subject dun sa mismong background. Mas malayo ka sa background, mas malayo yung distansya mo, mas maganda dahil mas konti yung shadow na makukuha mo dun sa iyong background. Importante kasi sa green screen na wala kang shadow. Halimbawa yan, ganyan. Walang shadow dun sa mga gilid ko, di ba? Kundi nandito lang sa katawan ko. Dahil malapit nga sa akin tong ilaw, so yung shadow ko ay nandun sa likod. Pero dahil may ilaw ka na iba, namamatay na rin yung shadow na yon. So hindi na nakikita. Ganun yung prinsipyo nung sa green screen. Kailangan totally wala dapat shadow. Kaya lang po, pagpasensya nyo na dahil itong aking ginagawang green screen ngayon dahil masyadong maliit yung espasyo ko at kulang din ako sa ilaw. Pangalawa, hindi talaga akma yung tela na ginagamit ko. Ang tela na to ay nabili ko lang sa palengke at hindi talaga siya yung pang chroma key na green. So kung plano nyo na gumamit ng green screen, hanapin nyo na lang yung magandang klase, yung talagang ginagamit na pang chroma na green para mas pulido yung maging background nyo o yung green screen nyo. So wag na natin patagalin, puntahan natin yung video. So ito yung itsura ng aking green screen. So makikita nyo, ayan, ito yung tela natin. At sinandal ko lang dito sa aparador na nasa likod ko. At mayroon ako dalawang ilaw, nandito yung dalawang ring light na ginagamit ko. Pero hindi ganito dapat ang magiging setup kung meron sana akong maganda-gandang space, kaya lang wala. So pinaka-importante kasi na yung background natin ay naiilawan din ng maganda. Bukod yung sa key light, yung subject mo mismo na naiilawan mo, bukod pa yung pag-iilaw mo sa green screen. So ang pinakamaganda sana is dalawang ring light na magkabila na nakatutok dun sa ating green screen para pantay yung ilaw niya. So wala kang makikita dapat na ganito. Yan yung mga shadow na yan. So dapat walang ganito dahil sa chroma key mamaya na gagamitin natin, mahihirapan tayo ma-eliminate yan. Pero pag-atsagaan muna natin dahil wala pa naman tayong magandang ilaw at malaking pwesto. So in distansya mo sa
sa background ng subject is dapat medyo may malayo-layo ng konti. Siyempre, dahil mas malayo ka, mas konti yung shadow na natatama sa likod, di ba? Halimbawa, lumayo ako na ganyan, lumilit yung shadow o nawawala siya. Hindi gaya pag lumapit ka, siyempre kung mas malapit ka dun sa background mo, mas malaki yung shadow na makukuha sa video. So, hindi maganda yan. Ang maganda ay may distansya ka dun sa background, yung subject at yung background. At maganda rin siyempre yung pagkakailaw mo dun sa subject at dun sa mismong green screen natin. At ito yung ating sample na ginawa. Ito yung unang scene at yung pangalawang scene. So, kung mapapansin nyo, magkaiba ng background, magkaiba yung posisyon ng logo. Pero lahat po yan depende sa inyo. So, gagawin natin ay from scratch, gagawa tayo ng isang green screen at lalagyan natin ng background. So, nandito ako sa ating studio mode. So, ang ginawa ko, nag-add ako ng isang scene. Ito yung panibagong scene na gagawin natin na from scratch. At naglagay ako ng display capture para lang ma-record yung buong screen. Then, ang first natin na gagawin is kukuha tayo na ilalabas natin yung ating video capture device o yung aking ginagamit na webcam. So, video capture device. Okay natin. Then, hanapin natin yung ating ginagamit. Kung ano yung manufacturer na dyan nakalagay. Sa akin yung Logi Capture. Then, okay lang. At lalabas yung ating video na capture device. Ito siya. So, mamaya natin ipoposisyon yan. Una natin gagawin. Siyempre, yung green ang kailangan nating matanggal. So, gagawin natin, i-right click natin yung ating video capture device. Hanapin natin yung filters. Then, sa baba, ito, sa plus sign, i-add natin yung ating chroma key. Yan. Yan yung magatanggal ng green dun sa background natin. Okay lang. Then, napansin nyo, nagkulay gray na siya. So, halos okay na yan. So, close muna natin. Maglalagay tayo ng background para makita natin yung edges niya. Kailangan kasi medyo sharp yung dating niya. Close muna natin siya. Mag-a-add ako ng isang background. So, image. Yan. Then, maghahanap ako ng background sa desktop. Yan. Yan. So, lalakihan ko yung aking background. Yan. Then, ilalagay natin siya sa unahan nung image. Para siya yung nasa front. So, nung makikita nyo, wala pa tayo inaayos doon sa chroma key. Tinanggalan, naging ano lang siya, naging kulay gray lang siya. Para matanggal natin ito, yung mga edges na pangit, babalikan natin yung ating video capture sa filters. Yan. Balikan natin yung ating chroma key. Then, dito sa chroma key, ang gagawin natin, unti-unti natin siyang i-slide pa kanan. Yan. Makikita nyo, mapansin nyo yung changes na mangyayari sa kanya. Yan. Then, yung smoothness. So, kung ibabago-baguhin mo yan ng masyadong mabilis, makikita mo yung difference nila. Pero, ang kailangan natin is yung parang yung illusion lang na hindi naman masyadong mababawasan masyado yung image. Kasi pagka masyado man sinagad yan, yan na, gaya yan, parang nakatransparent na rin pati yung mga gilid niya. So, hindi maganda yan. Ang gagawin na natin is yung tama-tama lang. Yan. So, kasi hindi naman perfect yung pagkakailaw natin ng ating green screen. So, mangyayari talaga yung ganyan. Kung maganda yung pagkakailaw mo at yung posisyon ng mga ilaw, pati yung klase nung tela na ginagamit mo, mas makukuha mo siya ng mas pulido, mas sharp yung dating nung image. So, unti-unti lang. Yan. Then, sa baba, meron tayo rito ng key color spill reduction. Pwede nating gamitin yan para mabalik lang natin yung mga nawalang color dun sa edges nung ating image. Then, dito sa baba, meron tayong contrast, brightness, at gamma. Pwede natin galawin yan. Unti-unti lang. So, para matimpla lang natin yung kulay ng ating chroma key. Yan. Yung gamma natin.
Yan. So, halimbawa, okay na yan. Close ko lang. Then, ang next nating pwedeng gawin sa filter ulit, balik tayo, ay yung ating color correction. Okay lang natin. Yan. So, ito yung color correction ng mismong image natin. So, dito merong gamma, contrast, brightness, saturation, at opacity. Then, unahin natin yung gamma. So, depende sa'yo, sa mata mo, kung ano yung maganda para sa'yo. Kung gusto mo ng medyo dark, medyo, tataas mo lang yung contrast. Yan. Then, yung brightness. Para sa akin, konting-konti na lang. Para maging mukhang natural lang yung image. Then, yung saturation, para madagdagan lang ng konting kulay yung image mo. Yan. Medyo okay na yan. Then, close natin. Then, ang next ating gagawin, so, nakikita nyo na ayan, lagpas-lagpas yung ating chroma. Yung ating background, lagpas-lagpas. Kasi yung mga hindi tinamaan ng green, makikita yung mismong background. So, para matanggal natin yan, hold natin yung Alt sa ating keyboard. Then, unti-unti, babawas natin, tatanggalin natin yung mga background na hindi natin kailangan. Hanggang dun sa dulo lang na pwede. Then, sa kabilang side, yan. Then, sa taas, tanggalin din natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, naka-crop na siya ng maayos. Wala na yung mga lagpas-lagpas na green. Diba? Pagka naka-green screen ka, pero pag nilapit mo yung camera mo rito, syempre putol na yan. Kasi wala na dyan yung green screen. Ganun din sa taas. Yan. So, kung naka-green screen ka, syempre, kailangan iingat lang sa galaw para hindi mo masyadong halata yung pagkakaputol ng image mo sa mismong display. Position na natin kung saan mo gusto. Yan. So, meron ka pang pwedeng isa pang gawin para i-adjust yung brightness, yung color, o yung overall na brightness at contrast nitong mismong scene. So, sa scene, pwede kang pumunta. Right-click mo lang. Filter ulit. Mag-a-add tayo ng color correction. Okay mo lang. At same din. Yung gamma, tignan natin. Ayan. Yung ating contrast. Ayan, para magmukhang makatotohanan yung ating green screen. So, overall yan, yung mismong background at yung image mo sa video capture mo ay sabay na ma-adjust. So, matitimpla mo sila. Then, saturation, pwede tayo magdagdag ulit para bumalik lang yung kulay. Ayan. Ayan. So, close natin. Ayan, so, medyo smooth na para sa akin yung ating image. Then, after nyan, naayos mo na yung background mo. Meron ka ng mga text, meron ka ng logo. Ready ka na para sa yung live streaming. So, ganun lang siya kadali. At practice nyo lang kung paano yung magandang posisyon ng ilaw, yung distansya nyo ng subject at ng background mismo, yung green screen natin. Nagkakatalo lahat yan dyan. So, kung meron kang magandang space para sa yung workstation, mas maganda. Mas maganda yung magiging resulta. At dyan po natapos ang ating video para sa araw na to. Sana ay natutunan nyo yung paggamit ng green screen sa OBS. At sana magamit nyo siya ng maayos sa inyong mga gagawin mga content or sa mga live streaming na gagawin nyo. At kung meron pa kayong mga tanong, baka sakaling makatulong pa ako sa inyo, kayo mahiyang mag-comment sa baba. Yan. At syempre, paki-subscribe na rin at i-like natin yung video at i-share natin sa iba. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Val at ito ang Kwentong Musikero.